vlog. So for today's video, as you can see sa title, is gagawa ako today ng aligi fried rice na very easy lang gawin and sobrang simple lang ng mga ingredients na gagamitin natin. So while I'm preparing for the ingredients, as of now is, before tayo mag-start, make sure na nakasubscribe ka muna sa channel ko. Click mo na yung notification bell para lagi kang updated sa latest vlogs ko. So if you're interested, just keep on watching. Yeah guys, so sabi ko kanina kasi meron pala ako, nakita ko or naalala ni ate na meron pa kami nito. Nabili ko lang siya sa supermarket. Crab paste or taba ng talangka. So, ayan siya. Nabili lang namin to sa supermarket. And malapit na siyang ma-expire. Parang this is just until August 18 pa naman. Pero naalala ni ate na hindi pa namin to nabubuksan. And nakakalimutan ko din siyang lutuin. So ngayon is lulutuin na natin siya. And susubukan natin kung masarap nga ba siya sa fried rice. Sobrang simple lang ang mga ingredients na gagamitin natin. So umpisahan na natin. I-ready ko lang yung mga ingredients and then ipapakita ko sa inyo. Ingredients na gagamitin natin guys, meron tayong syempre bawang, the more the merrier sa bawang, lalo na sa pag sa fried rice, gusto ko is mabawang. Tapos meron tayong sibuyas and then dahon ng sibuyas, like onion leeks para mas mabangon, mas malasa siya. Tapos meron tayong butter, not sponsored pero butter, gagamit tayong butter. And then meron akong squid pusit na kinat ko na pang calamares yan, pero kung meron kayong like mga hipon or tahong or any other seafood, much better. Ito lang kasi yung meron kami ngayon. So, ito lang yung gagamitin ko. Tapos, meron tayong rice. Ready na din yung rice. And then, salt and pepper lang. Tapos, yung crab paste. Yung crab paste na binuksan ko na. Ngayon ko na binuksan. And, amoy yung bagoong siya. Alam niyo yung bagoong na mabango, na ginisa. Amoy, ganun yung amoy niya. Yeah. And nabasa ko din na, yun nga sabi ko kanina, pwede to sa fried rice, pwede din siya sa pasta. Pero fried rice lang muna gagawitin natin ngayon. And then, ready to eat na din siya. Tapos nakalagay dito sa instruction, pwede siyang isauté lang sa garlic, lagyan with oil, and then parang lalagyan lang ng calamansi. Tapos pwede na siyang ulamin. So, ayun. Pero reminder lang, pagkakain kayo nito is in moderation. Kasi nga mataas sa cholesterol to, so kung gusto niyong kumain in the future is hinay-hinay lang. So, unahin nating lutuin yung pusit. So, isasauté lang natin yun sa butter and sa garlic. Half ng chinap ko na bawang. Brown lang natin konti yung bawang. Tapos ilalagay na natin yung shrimp. Simmer lang. Tapos lalagyan natin siya ng pepper. Tsaka ng salt. So, same pan, gagamit tayo ng konting oil. Konti lang. Thank you.
lasa po. Dalang ka. Dalang ka. Tapos ko na lutuin yung Alige fried rice natin with squid, with seafood. Sabi ko nga sa inyo kung meron kayong tahong or shrimp, pwede nyo ilagay. Pero ako is shrimp. So, ayan. Ang bango niya, guys. See? Ang bango niya. Pero iti-taste test natin siya ngayon. So, iti-taste test natin siya. Yung iba, nilalagyan nila ng calamansi or lemon para daw mawala yung lansa. Pero calamansi yung ilalagay na lang natin. Konti lang. Mmm! Pero masarap siya! Pero mapaparami tayo ng kain today. Mm. Kumakain din ba kayo ng tentacles ng pusit? Sarap kaya nun? So ayan, titikman ni ate yung Alige fried rice natin. Kasi matagal na nila itong pinapaluto sa akin. Lagi ko nakakalimutan. Again, sige, go! At least, makakakain ka ng pusit ngayon. Hindi siya mahilig kumain ng pusit unless calamares yung luto niya. Adobong pusit, ayaw niya. At least, eto niyan, makakain niya yung pusit, di ba? Ano? Masarap. Masarap. Nagustuhan niya kasi tingnan niyo, kumuha siya ng sarili ng plato at dun siya kakain. So, very good. So, ayun lang guys. Ganun lang kadali. At kasimple yung mga ingredients na ginamit ko para sa Alige fried rice. So, sana matry nyo din siya kung makabili kayo ng mga taba ng talangka sa palengke or sa supermarket. So, ganun lang siya kadali. Diba? Meron na tayong Alige fried rice. So, I hope nagustuhan nyo tong video na to. Don't forget to subscribe to my channel. Click the notification bell para laging updated sa latest vlogs ko. So, abangan nyo yung Abangan niyo mas maraming cooking vlogs. So, I'll see you in my next vlog, guys. Bye!